I-welcome ang isa't isa sa presensya ng ating parents. Meron din tayo kapatid na i-welcome si Nanay Erin Venecio mula sa ating Adult Diyos sa Genesis. Salamat po at siya'y ating nakamahangin ngayon. Sige po, umi ko tayo at patawan natin ang ating mainit na pagbati at pagtanggap sa isa't isa. Celebrate!
Purihin ng ating Panginoon. Nais po nating i-welcome ang ating siya po ang butihing kabiyak na Kuya Henry, yung ating bagong temple keeper at ang kanyang anak si Ate Diana Garbida at si Jenny. Ayan po sila. Ayan. Ayan, salamat po at nawa sila'y lagi nating makadaupang palad sa ating pagsamba. Ngayon naman po, dahil Christian education na man pa rin, kaya't meron po tayong Bible trivia. At ating po natawagan si Pastor Orly para sa mga questions. Sino po ang nag-review sa atin? Pakitaas ang kamay. Walang nag-review, walang tumataas. Handa na ho ba kayo sa Bible trivia natin? At ito po ang inyong reward. Okay. Parker! Sige po, simulan na po natin. At meron po tayong apat na questions for our Bible trivia. Dalawang madali at dalawang mahirap. Saan nyo ho gustong magsimula? Sa mahirap o sa madali? Sige po, doon na tayo sa madali. Ito po, ang unang katanungan. Taas niyo lamang po ang inyong kamay pagka alam ninyo ang sagot. Okay, the first question is, name Jezebel's husband. Siya ho ang monarch of Israel. Ano hong pangalan niya? Nasa lumang tipan po ito. Yung mga nagbasa ng clarion call noong mga ilang buwan nakaraan. Sila ang tinutukoy dito, yung mag-asawa. Okay. Sino ho ang asawa ni Jezebel? Yung kanyang nadidiktahan. Madali lang po ito. Okay. Bibilang po tayo ng 10 seconds. Ano po? Okay, pagtapos ng 10 seconds, yung isang prize lalagay na natin dito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next easy question. Madali lang po ito. Okay. Ang sagot po ay Ahab. Si King Ahab. Di po ba? Okay, next question. Easy. Easy round po tayo. Name Moses' brother. Aaron. Taas po kayo. Si Ate Linda.
Pero nalipo kayo dito. Kunin niyo na po itong inyong reward. Palakpakan po natin si Ate Linda. Salamat po. Okay. Ito na po tayo. Medyo mahirap po, ha? Okay. What was the age of Moses at the time of his demise? Ilang taon na po si... Oo, namatay. Si Moses, noon pong siya ay namatay. Ilang taon na po siya? Ha? Tama po, si Katoni. Yun. Ano po kayo, Katoni? 120. Yun. Salamat po. Yan. Wala akong pulay eh. Okay, nakakada... Ilan na po? Okay. Pang-apat na po ito. Okay, last round natin. Okay. What is the name of the sea where Christ harnessed a raging storm? Ano po ang pangalan noong lake? Okay. Okay. Where Christ harnessed a raging storm. San ho pinigil ni Kristo? Ah? Red Sea. Mali po ang Red Sea. Ah, sige po, nanay. Okay. Tama po. Sea of Galilee or Lake of Galilee. Mali po kayo. May picture taking ho ba sila? Okay. Tinatawagan po natin ang mga nakasagot na tatlo. At pipicturean po kayo ni Ate Anna for documentation. Please. Palakpakan po natin sila. Ayan, salamat po. At nag-review ang bawat isa. Okay, kailangan lang po talagang review ng review, basa ng basa. Ayan, para po tayo ay makatugon. Mga kapatid, para po sa ating, dun po sa hindi mga nakababatid, ang ating pong dating Mayor Jojo Sapanta ay umuwi na sa ating Panginoon noong Miyerkules. At mamaya po ay mayroong pagpaparangal na gagawin sa kanya dito sa lumang munisipyo. Ilan po sa ating kuwera ay pupunta doon mamayang 10:30 para po umawit kasama po ang ating administrative pastor para magbigay din ng panalangin at pakikirami sa kanyang sambahayan. Ano po? Mamaya po nga 10:30 yung pagkatapos po noon ang kanyang mga labi ay dadalhin na po doon sa malaking simbahan. Ating pong isama sa panalangin si Pastor Alvin Villanueva. Kahapon kagabi po ay nagkulab siya bumagsak dahil mas yung kanyang BP. Siya po ay kasalukuyan ngayong nadoon sa Manila East Medical Center. Kaya isama po natin siya sa ating mga personal na panalangin. Yan. Tinitingnan ko po kung nandiyan na yung ating anniversary committee chair. Wala po siya. Yan. Okay. Pero baka mamaya dumating po siya. Pero anyway, dun po sa inyong mga liturgy ay meron po nakalagay na ganito. Yan. Nakita niyo po? Yung, ayan na. Tama, pumapasok siya. Ating pong tinatawagan ang chairperson ng ating Centennial Anniversary Committee para po sa isang mahalagang pahayag. Magandang umaga po mga kapatid. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang taon na lang, isang daan na tayo. Kaya po sa nakalipas na mga apat hanggang limang buwan, nagpupulong na ang inyong committee para sa pagsiselebrate ang ating 100th year next year. At nakalain na po sa ating mga napagtibay na mga gawain ay humigit kumulang sa 25 activities. At bibigyan ko lang po kayo ng mga idea.
Meron po tayong mga konserto, bawat ng koro. Hanggang maaga pala, ina-announce ko lang, magkaroon kayo ng konserto ninyo. At konserto din po ng malaking konserto ng lahat ng koro, minsanan po ito. Dalawang praise and worship celebrations, konserto po ng mga bata, at konserto din po ng mga anak ng ating iglesia. Magkakaroon din po tayo ng isang kick-off fun run na gaganapin sa November 9. Magkakaroon po tayo ng official announcements tungkol dito. Ang ating pong grand parade ng ating centennial gagawin po ng June 7, 2014. Meron po tayong tree planting activity. Magpapatayo po tayo ng isang retirement home sa RPACE conference site. Meron po tayong Feast of Thanksgiving, meron po tayong Sports Fest. Meron pong exhibits, tribute to elders, crusade. At meron din po tayong gagawing centennial book at chronicle. Yung pong centennial book will cover yung kasaysayan ng ating iglesia. At yung po namang chronicle, ito po'y talaan ng mga naging miyembro, buhay man o patay na iglesia. At huwag mawawala pangalan nyo doon. Ano? Para po, ito po'y symbolic po yan, in memory po yan, para kung after 25 years, gusto lang tingnan sino ba nung araw, after 100 years again, makikita nila. At dahil po dyan, alam po natin na meron pong malaking gastusin na kalakip itong bagay na ito. Sa amin pong, sa ngayon, ang amin pong tansya ay umabot po ng kulang 2 milyon. 2 milyong piso. Kaya po, itinaas po ni Pastor yung envelope, ito po, na ating pong ilalaan yung ating kaloob. Gagawin po ito tuwing ikalawang linggo. Nagkataon po pangatlong linggo ngayon dahil hindi pa po napagtibay. Pero sa susunod pong buwan, salamat po, sa susunod na buwan po, tuwing ikalawang linggo, meron pong special offering. Ang katuparan ng lahat ng ito na ating pagpaplano, una sa Panginoon, pangalawa sa inyo mga kapatid. Kami pong mga nasa committee ay ginagamit lang ng Panginoon para dito. Kaya po, makibahagi tayo sa lahat ng activity ito. Sana kahit papano isa o dalawa o kalahati sa activity ito na doon kayo. O pwede lahat. Makikita ta ating presensya. Para po sa ikalaluhati ng ating pagpapaghiwatig ng pasasalamat sa ating Panginoon sa 100 taon. 100 makasaysayang taon. Salamat po at magandang umaga po at pagpalain ninyong pananambahan. Yeah, maraming pong salamat. At para naman po doon sa kick-off ng ating fun run, tinatawagan natin ang ating kapatid na Dunamis Crisostomo. Magandang umaga po sa ating lahat. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Kuya Sani. About po sa fun run na gagawin po sa November 9. As part of Centennial Celebration po, magkakaroon po tayo ng fun run on November 9, 2013. Di pa po alam yung place ng event. Pero ang registration fee po for local, senior citizen, 100 pesos. MYF or MYAF is 50. Kids is 20 pesos. Yung registration po will start next Sunday. Yun lang po. Tapos, ini-invite po namin kayo na sumali at ini-encourage po at maki-join po sa ika-100 years po ng church natin. Maraming salamat po. Yan, purihin po ang Panginoon. Maging kabahagi po tayo niyan. Kahit na tayo ay hindi tatakbo at lalakad, pwede rin po iyon. So rin po ang ating Diyos. Gayun din po, nais nating ipahayag mga kapatid na next week po ay meron tayong konting pagbabago sa ating liturgy. Ano po? Dahil po dyan ay ilalagay na natin ang bahagi ng pastoral prayer.
pagkatapos po ng ating mga pahayag at malasakit. So babatiin lang po natin at babanggitin yung ating mga magdiriwan ng kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pero ang kanila pong paglapit at panalangin para sa kanila ay during na po ng ating awit ng pagpapasalamat at pagtatalaga. At ito po ay magbibigay daan din upang yung ating mga kapatid na minsan medyo nalilate tumating ay makalapit din po sila. So yun po ilan sa ating mga pagbabago. At syempre sa umagang ito ay ating binabati lahat ng ating mga grandparents. Nandito po ba sila? Ayan, yung ating mga lolo at lola. Ayan. So salamat sa ating Panginoon at mamaya po ay mayroong pagpaparangal na gagawin sa kanila. At sa ganyan diwa, ganyan din mga kapatid, huwag po nating kalimutang kumuha ng ating The Clarion Call para po sa ating mga personal devotion at sa ating pong, mga pag-journal at ganyan din sa ating mga gawain. Purihin po ang ating Panginoon. At syempre, para po sa ating iba pang mga pahayag, yung ating Aldersgate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship, this coming Wednesday ay sa Bilya Lolita UMC gagawin. Kaya ating panalangin na si Pastor Alvin ay maging okay agad. Ano po? At ang ating panalangin na this coming Wednesday, ang ating worker in charge, si Reverend Orly De Leon, praise him ay Vesper, speaker si Mami Penit, ang group in charge na awit little by little. Ang ating pong Evangelism Explosion Bat 7 and Mission Edition ay nagpapatuloy na sa ikasampung linggo na po ito, this coming Friday, at si Ate Marita Gutierrez ang ating devotional speaker this coming Friday. Ang UMW po ay nagpapatuloy ng panawagan para po sa ating munting salusalo, grandeng saya. Sino po ang gustong maging lalo pang masaya? Ayan. So tayo po ay magsama-sama sa last Saturday ng Setyembre, ika-apat ng hapon, dito po sa ating Faith Building. Ang registration po niya para sa ating pagkain ay 100 pesos. Ano po? Huwag po kayong mag-alala at sulit na sulit po iyan. Ano po? At syempre, yung ating pong mga, yung proceeds doon ay ating pong gagamitin para sa giving ng ating mga manggagawa at isa pang outreach activity ng ating United Methodist Women. Para po sa gawain pa rin ng ating Christian education, yung kanilang tambourine practice sa mga bata every Saturday, nagpapatuloy po yan. Ngayon din yung handbell, Sunday School Children's Choir. Kaya nga po mga bata ay patuloy nating dalhin doon sa ating Sunday School Room. Gayun din po, yung pong Bible Museum natin ay tuloy din po yan. Kaya lang hindi na po yung Philippine Bible Society ang maglalagay po ng kanilang booth. Gayun din, yung ating CE Celebration naman ng CE Sunday, yan, nandiyan po, makita nyo, yung iba't ibang mga bata natin na sila po ay maghahandog ng mga awit. At gayon din mga kapatid, patuloy po nating pinasasalamatan ang ating Panginoon sa mga bulaklak na alay po sa kapurihan ng sambahayan ni Tate Antonio Cruz para po sa kanyang first death anniversary. Kahapon po ay ipinagdiwang ito. So ngayon, nais po nating batiin ang ating mga kapatid na magdiriwa ng kanilang anibersaryo at kaarawan ng buhay. Hindi man po kayo natala at kayo magdiriwang, binabati rin kayo. At mga kapatid, gayon din yung ating mga kababayan na tumutunghay sa atin, binabati rin po kayo kung kayo magdiriwang. At sa bawat araw po na matatapos kong basahin, papalakpakan natin si Lord kasi yan po ay sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Okay? Ngayong pong araw na ito ay kaarawan ng ating mga kapatid Joshua Jasser Cruz, then Joshua Israel Cabasal, Mary Jane Edles, nandiyan si Mary Jane, Gerson Leonard Bona, Ken Clarence Poso, palakpakan natin ang Panginoon. 16, ang ating mga kapatid Albert Bienan, Evan Dave Toscano, Venus Bautista, Shekinah San Victores. 17, ating mga kapatid Benjamin Delion Jr.,
Diane Joy Suliman, Michael Resurrection, Isa Jolyn Villanueva. 18, ang ating mga kapatid Helen Tolentino, Margaret Joy C. 19, ang ating mga kapatid Robin Jordan Uy, Noli Del Rosario, Maria Teresa Libramonte, Virgilio Clemente, Loida Sulabo. 20, ang ating mga kapatid Juvian Habacon, Bernardo De Leon, Mary Jane De Leon, Janaya Shanae Mendoza, Chuvesta Caberio, Jarisette Victorio, Chian Cyro Santos. 21, ang ating mga kapatid Paulo Resurrection, Jonel Cainong, Eugenia De Leon. Purihin po ang Panginoon at ang mga magdiriwang na anibersaryo ng kasal pagkatapos ko pong basaheng buo ating palakpakan ng Panginoon. Sa 15, ngayong araw na ito, ang ating mga kapatid Frederick and Geraldine Cartago, Geoffrey and Marjorie Isgawa. 17, ang ating mga kapatid Rodolfo and Maria Jean De Leon Jr. 18, ang ating mga kapatid Hill and Marisa Odarve. Kami pala yung sunod. At sa 19 po ang ating mga kaparika Redo and Rosemary Jose. So palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. At magsitayo po ang bawat isa. Ating awitin po yung Make Me a Blessing at ipapanalangin po kami ni Pastor Marvin. Tayo po'y manalangin. Naniniwala kami, O Diyos, na ang buhay ay tunay na pagpapala mo sa bawat isa. Kaya Panginoon, katuwaan namin ngayon na sila ay kilalanin sa mga magdiriwang ng kanilang